So, good day cycling fans! At kasama po natin dito ngayon ang Gopher Gold underrated or arguably underrated all-rounder. Walang iba po, kundi ang Dagupeño rider, ang nag-iisang Dagupeño rider ng Gopher Gold na si Efren Reyes Jr. straight from Dagupan City. O, kumusta ngayon, Efren Reyes niya sa Dagupan? Asa, good evening. Yes, sir. Mabuti naman, sir. O, kumusta naman ang buhay pandemya? So, sir, ano pa rin? Stuck pa rin, pero tuloy-tuloy pa rin, sir. Ensayo pa rin. Ensayado pa rin. Nasa dugo na talaga, eh, no? Tuloy-tuloy pa rin dito sa Pangasinan, sir. Kumusta? Kasi may bagyo tayong pumasok. Alam natin ang Dagupan, medyo mababa ang Dagupan, eh. Kumusta mga baha dyan? Eh, bukas pa darating yung bagyo, sir. Hindi, kasi siyempre, alam mo na natin pag binaha, siyempre, makakapag-bike ka ba, di ba? Hindi, di ba? Parang possible yan. Eh, may roller. Roller. Ah, okay. Compare dito sa Metro Manila, talagang hindi makakalabas yung ating mga riders. Ay, makakalabas ang ating mga riders dito sa Metro Manila. Yung ibang parts naman dito, hindi binabaha, makakalabas din sila. Kasi sabi nga nila, iba ang training pag nasa labas compared to the roller, di ba? So, mabalik tayo. Flashback. Yung pagkabata mo, ano ba, paano ka ba nahilig sa cycling? Ano yun, sir, nag-start ako ng nag-bike year 2010. Bali, binilan ako ng nanay ko ng ano, ng mountain bike. Pero yung mountain bike na ano, sir, na cheap, yung bakal na bike. Yung solid talaga, yung mabigat, ano? Bakal talaga, sir. Tapos, mga 1 year siguro na nag-bike ako ng ganun, sir. Ng bakal. Sa ano lang, sir? Sa De Venecia Highway. Oh, De Venecia Highway. Malapit dyan sa may, ano na yan, ano? Dyan sa may, papuntang Guluan, no? Sa pamilya nyo ba, may biker talaga sa pamilya nyo? May lahi ba kayo? Ikaw ang kauna-unahan sa pamilya nyo na talagang pumasok sa professional cycling. Tama ba? Bali, ano, sir? May ano rin kami, may member kami ng family na nagbabike. Pero ano na siguro, sir? Malayo na sa ano namin. Kasi ninong sa kasal ni mama ko at papa ko. Balita ko, Efren, na sumali ka sa mga MTB race dyan ng sometime in 2013, tama ba? Apo, sir, sa Sampabian. 13 years old ka ba? Unang nag-campion sa amateur? Mga 14, sir. Mga 14. Mm-mm. So, pakilala natin, sino ang inspiration mo sa cycling? Kasi nung nag-i-start pa lang ako ng ano, ng cycling, talagang nagpo-pursige ako kasi nahirap ng buhay, sir. Sa pamilya ko rin ang inspiration, sir. Si Efren Reyes Jr. po ay ang tatay po niya ay isang jeepney operator at ang kanyang nanay ay isang fish vendor sa Dagupan. Minsan talaga tumutulong tong si Efren Reyes. Siguro nakikita niya, motivated siya. Talagang nakita niya yung parents niya kung paano magtrabaho para sa pamilya. At talaga namang nainggan niyo to na humanap ng, kumbaga, livelihood ba, tawag, pagkakabuhayan para tulungan din yung kanyang pamilya. So, sino ang tumulong sa'yo sa pagiging amateur? Amateur racer. Yung ano, sir? Ali, nag-bike ako ng bakal mga 1 year siguro, sir. Mm-mm. Tapos, may ano sa akin na sponsor sa akin. Bali, naging katitatayan ko yun, sir, kasi siya rin nagpa-aral sa akin nung high school ako. Si, ano, sir? Si Engineer Rodolfo Dion. Siya na rin nagbigay ng bike na road bike. Yan si Rodolfo Dion na yan, ang pagkakaalam ko, nag-o-organize ng mga races ba yan? Tama ba sa Dagupan? Sponsor, nag-o-organize dito sa Pangasinan. So, paano kanya na-scout? Paano kanya na-discover yung kagalingan? Races sa De Venecia. Doon, na ako. May nagpakilala sa akin, sa kanya, sir. So, by the way, ang De Venecia Highway po na tinatawag ni Efren Reyes dyan sa Midabupan, ito po ay isang bypass road. Tama ba ako? Bypass road. Bypass. So, meaning parang, ano yan yata ito ng mga drag racing din eh. Lugar ng mga drag racers ito, you know? Opo. So, mahaba to. Ang stretch nito dito from Dagupan o papuntang Lingay na yata, no? Tama ba ako, Efren?
Apo, tatang linggayan. Bimali linggayan, sir. So aside from Rodolfo Dion, sino pa yung mga tumulong sa iyo sa amateur? Marami, sir, mga MDCCI family, Kapitan Noel Bumalag, Dr. Ija, Romano Gaban. Marami, sir, lahat ng ano, almost lahat ng mga taga Pangasinan, lahat ng siklista, sir, tumulong sa akin para marating ko yung pinalalagyan ko ngayon. Nakasali ka ba sa Team Pangasinan? Ah, sir, sa Team Pangasinan. Sa Team Pangasinan, oo. Ang alam ko yung Team Pangasinan, kasama mo sila sa Batang Pinoy Games ba? Tama ba ako? Ah, sir, Batang Pinoy, tsaka Philippine National Games. Oo, Philippine National Games. Itong tinatawag na Batang Pinoy Games National Championship, ito ay ginanap sa Bacolod City yata noong December 2014, ano? So dito mo nakamit. Kauna-una ang champion ko sa amateur. Ilan na nakuha mo dyan na medalya? Isa lang, sir, kasi one day race lang yan, sir. Na-interview kita before, di ba? At finiture kita sa article na twinformation.com na may isa kang sinalihan yata. If my memory serves me right, yung isang games dyan sa Cebu yata. Sa Cebu yata yun, ano? Talagang humakot ka yata doon. Kwento mo nga sa akin yan at anong cycling race yan? Yung ano, sir, yung sinalihan namin sa Cebu, year 2018 nata, sir. Mm-hmm. Sa ano, sir, yun eh? Sa Cebu, Philippine mm-hmm. National Game. Mm-hmm. Mm-hmm. Bali, 3 days yun na laro. Oo. Criterium, road race, tsaka time trial, sir. Anong stage 1 niya? Yung time trial, sir, ang una. Nag-campion ka doon? Opo, sir. Bali, binigyan ng pagkakataon siguro, sir, na ano, Nung 2018 ba, member ka ng Metro Dagupan City Cycling Club nung nanalo ka? Opo, Dagupan Cycling Club, sir. Iyan ang may hawak sa'yo nung nag-campion ka. Opo, sir. Tapos, Metro Dagupan Cycling Club. So, stage 2? Yung stage 2 na? Road race, sir. Road race. Ah, road race na. Oo. Pang ilang ka dyan? Nagpala naman, sir, sa breakaway. Bali, ano, sir, nakasabit sa breakaway. Medyo maganda-ganda yung, ano, sir, pakiramdam. Ano nga kinalabasan? Humble tong si Efren, eh. Ano nga kinalabasan? Nabigyan ulit ng pagkakataon, sir. Number one ulit. Champion okay. Ulit. Ayan. And then, finally, sa stage 3, nakakuha ka yata ng bronze, ano? Anong particular? Anong race yan? Bronze, sir. Criterium. Sa Criterium stage 3. So, yan. Kahanga-hanga talaga ang mga accomplishment. Talagang hindi nagkamali ang Go for Gold kay Efren Reyes, considering na si Efren Reyes ay talagang hails from Pangasinan, which is the cycling home of the cycling champions, di ba? Parang playground, sabi nga ng iba, yung mga Pangasinense riders na yan, talagang playground lang ang Baguio City, mga bulubundukin, wala sa kanila yan. So parang pang ano lang nila yan, pang leisure ride. So from 2015 to 2017, nag-clinch ka ng mga top 10 finishes ano, sa mga races na sinalihan mo, no? Mm-hmm. Mga races dito sa amin na pro race, pero mga top 10 finisher lang ako, sir. Fast forward tayo dito sa may South races, katulad ng Turo Matabungkay. Di ba, sumali ka sa Turo Matabungkay, ano? October 2018, if my memory serves me right, ano? 7-11 pa po ako nun, 7-11 executive. So, paano ka napasok dyan sa 7-11 executive na yan? Mm-hmm. Bali, may nag-recommenda sa akin, sir, na taga dito sa Pangasinan, na Team 7-11 din, si Kuya Ryan mo yan. Tapos pinakilala niya ako kay attorney Mike. Yung bali pinagka-boss nila sa 7-11, si attorney Mike. Ilang years ka dyan sa 7-11 executive? 1 year. Kulang-kulang ayun po. Kulang-kulang 1 year lang po, sir. Mm-hmm. Kulang-kulang din. Naging go for gold ka na nga, no? Opo. 1 year. Akin sa lahat ng karera ko. So sa Turo Matabungkay, ang alam ko, pumapangalawa ka kay Ian Kahukom noon. Opo, sir. Sa isang stage. Ano? O, sa isang stage. At sa overall mo, is naging 11th place ka, no? Tama ba, Efren? Then,
After ng turo Matabungkay, ano pa sinalihan mo? Kasi that's October 2, 2018 eh. Apo, pagkatapos po nung sa Matabungkay, yung sa youth na po, youth field cycling na po, sa junior, yung sa laro sa Batangas eh. May advantage ba yung ano, yung pagkasali mo sa turo Matabungkay? Kasi considering na, naging kabisado mo tong mga terrain dito sa Batangas. Opo, sir. Malaking ano yun, tulong sa akin na nakapaglaro ko. First time mo nung turo Matabungkay, di ba? Na maglaro dyan sa within Batangas, tama ba ako? Opo, sir. Nung Matabungkay, first time ko pala, sir. So, hindi ka, kaya hindi ka na-surprise sa mga terrain nung sumali ka sa national... Hindi, sa national youth. Nung sumali ka sa national youth, sabihin, ay, kabisado ko na to. Kabisado na, sir. Hindi ka parang kina... Oh, lalo sa mga palusong, ano? Yung mga liguan na ganyan. Nung November 22, 2018, a month after Turo Matabungkay 2018, sumali ka sa Field Cycling Gopher Gold National Youth. Oh, and Juniors Championship, ang kauna-unahang kompetisyon ng nasabing ano, ha? Nasabing palaro ng Gopher Gold at Field Cycling. So, dito... Talagang nakilala ka at pati si Mark Ryan Lago sa isang exhibition to the finish. Unrelenting yung dating mo. Talagang hindi ka patatalo kahit sa kung anong tangkad yan o anuman history ni Mark Ryan Lago. Talagang pumadya ka to the finish. Sinray mo naman. Though, na-outpace ka ni Mark Ryan Lago. Ano masasabi mo doon? Nagulat ka ba na akala mo? Kasi pansin ko parang, to kaya ko na to. Biglang umovertake pa kaliwa si ano? Si Mark Lyon Lago. Nag-training na ako ng ano sir eh, ng ganun na sprint, yung mahaba na sprint. Oo, nga, kaya nga. Kasi ano sir, bali tinuruan ako ni ano, ni dating member ng national team, si Uncle Steven Dacayo. Bali siya yung nagturo sa akin ng ganun na ano, na technique sa sprint. Medyo na-apply ko naman sir, pero talagang malakas talaga si Mark Ryan, tumagos ko rin. Ang sabi nga nat, ang sabi nga kasi si Mark Lyon talaga ensayado 'yan eh. Kumbaga pinakamahina daw yata sa isang araw niya, takbo niya 160. Kaya nasa tao 'yung disiplina siguro. Pero yun nga, talagang natapat lang sa iyo siguro, talagang 'yung taong desidido ring manalo at may disiplina at talaga namang may skills na si Mark Lyon Lago. At ang kagandahan nito, naging ano mo siya? Naging ano mo ba siya? Naging teammate mo siya ngayon sa Go for Go. Ano naman ang mga natutunan mo kay Mark Ryan Lago ngayong magka-teammate kayo? Ano mga... Kasi minsan, hindi mo maaalis minsan o magiging overconfident ka pag nananalo ka sa isang mga races, di ba? Ngayon, marami. Nakakasama ko yun sa pagtitraining. Pagdidisiplina. Kung ano yung mga kamalian ng sinasabi. Alam mo, ang kagandahan dito sa 2018 Gopher Gold National Youth and Juniors Championship, yung mga nanalo dun sa road race, nung stage 1, yan din yung mga nanalo sa ITT, di ba? Kung si Algie Martin ng Youth, ang nanalo nung sa road race, sa 2018 National Youth and Juniors Championship, sila rin yung nanalo, siya rin yung nanalo sa ITT ng youth eh, no? Tapos ang second placer yata the same din. Katulad din dito sa juniors, kung nanalo si Mark Ryan Lago diyan sa stage 1 ng 2018 National Youth and Juniors Championship nung ITT, siya rin ang nanalo stage 2. Tapos ang pangalawa, yun din yun, yung second placer, ikaw naman sa junior, no? Hindi ka ba nagulat nung inabsorb kayo ni Mr. Jeremy Go sa Go for Gold? Nagulat, sir, kasi hindi ko rin nakalain na ano, sir, napapasa ako doon. Hindi ko nakalain na pipisto ako doon, sir, kasi marami rin malalakas, marami rin gusto makapasok. Inaasahan na makapasok sa Team Go for Gold. Oo nga, kay talaga yung kaya yung limang mapalad na riders, katulad nila De Cuzar, Josu Albert De Cuzar, tama ba? Opo, sir. Sila Algie Martin,
Mark Ryan Lago. Ikaw, sa kasino pa isa? May... Loretta po. Oo. Jan Paul Loretta. Oh. Si Jan Paul Loretta. So, na-absorb kayo ni Mr. Jeremy Go. Talagang pinapirma yata kayo ng kontrata ng mga bandang December na rin, ano? Opo, opo. Mga December. Merong, di ba, may merong parental consent yan? May parental consent muna daw, daw yan bago... Kasi 18 below, sir. Anong nakuha mo kay Boss Jeremy Go nung upon signing ng contract? Lahat ng kinakailangan sa pagbabike, binigay, sir. Mga supply, mga bike, helmet, jersey. Ang balita sir, ako, ang balita ako, binigyan ka doon ng Stork Visionaire, eh. Yung paborito mo sa lahat ng road bike. Ibang-iba ba yung bisikleta na yun na binigay ni Boss Jeremy Go? Ibang-iba tumakbo? Iba yun, sir. Iba yung tulin nun, sir. Oo nga, parang magaan, may... Magaan, sir, magaan. Mm-hmm, yun nga. Talaga malaking ano, no? Magaan siya, magaan. Mm-hmm. Oo, sir. Mm-hmm. Saka matibay siya, sir. Matibay. After being absorbed dito sa Gopher Gold, ay naging kampiyon ka ng Vuelta Dagupan 2019. Tama ba yun? Opo, sir. Dalawang araw, sir. Two stage race. So, stage one... Second place, sir. Uh-oh. Sa Dagup, okay, sir. Mm-mm. Then, overall, or stage 2 muna, stage 2? Stage 2, sir, sa ano, Ambuklaw, Baguio, sir. So, doon ka nagtagumpay? Apo, sir, nung second at, stage, sir. At nakuha mo yung overall, ano? Apo. Mm-mm-mm. Tapos, noong mga panahon na yon, nakaset yata kayo sa mga isang international race, ano? Tama ba ako? After nung sa Vuelta, sir, sa ano, sir, sa Uzbekistan, sir. Mm-mm. Yung pero, Asia Cycling Championship, ACC, sir. Pero bago ang Uzbekistan, nag-pro-ride yata pa kayo, no? Opo, nag-pro-ride pa po kami sa may Alabang, sir. Oh, ikaw ang naging champion yata sa Criterium Race, tama ba ako? Opo, first, second, third po kami ng Gopher Gold, sir. First, second, third. Mm-mm. Ikaw, ano na po? Mark Ryan Lago, tsaka si Kuya Junel, sir. Pero ikaw ang first place, ano? Opo, sir. Opo. Sa Uzbekistan naman, ano naman, kumusta naman sa Uzbekistan ang race? Marami ka ba natutunan diyan sa pagkakasali mo diyan? Kasi ano, sir, nakalaban mo na yung mga talagang panglaban ng iba't ibang bansa, sir. Eh yung klima lang talaga kalaban, sir. Kasi nag-i-snow siya, sir. Siyempre, hindi rin naman sanay ng mga Pilipino yung snow, sir. Medyo nanibago, sir, nanibago. Hindi ba naninigas sa mga kamay nyo dyan? Nagkakaroon ng frostbite? Ang ilong, sir, nanigas. Nanibago sa klima, sir. Pag tumagal-tagal yung lamig nyo dyan, pwede matanggal na ilong nyo sa sobrang lamig. At may mga gloves kayo dyan? Mayroon naman, sir. Complete set naman po ka. Pampainit. Leather siguro yan. Leather, hindi naman. Leather. At after na ano, after ng Uzbekistan, ano ba mga race ang sinali mo? Vietnam. Pero di po ako naglaro nun, sir. Bali, yung mga anong pinaglaro, ang under 23, sir. Mm-hmm. Ang pinaglaro sa Vietnam. Tapos nung last, sir, sa Korea, sir. Okay. Sumali ka rin sa 2019 Tour de DMC, ano? Tama ba? Apo, yun po yun, sa Korea, sir. Tour de DMC. So again, kasama po natin si Efren Reyes Jr. Etong katanungan ng iba, ginawa kang nagtataka iba ba, yung pangalan mo very familiar sa showbiz at sa sports eh. Efren Reyes, kayo ka daw ba anak kay Efren Bata Reyes o kay Efren Reyes na kontrabida sa pelikula nung araw? Efren Reyes na nagugulat. Hindi ba nagugulat sa mga teacher noon nung tinatawag ka, Efren Reyes, napapatingin sila, akala nila may papasok na action star o may hawak na may tako o something ano. Hindi ba sila nagugulat? Nung pala, batang maliit. Artista yung pangalan mo. Mukhang yung tatay mo, idolo kundi si Efren Bata Reyes o si Efren Reyes Jr., mga kontrabida nung araw. Artista. Mga kontrabida. So, liwanagin mo, Efren Reyes. Sino ba nagpangalan sa iyong Efren? Hindi, junior kasi ako, sir. Junior. Ah, tatay mo kasi Efren Reyes. Efren Reyes. Oo. So, probably, may kasalanan ito yung lolo mo.
Kasi pinangalan Efren Reyes. Ilan ba kayo magkakapatid? Pangatlo, sir. Apat ka magkakapatid. Eh, ba't hindi pinangalan ng tatay mo sa panganay yung Efren, usually, di ba? Efren, papangalan kala nila, kita. Huli. Ha? Kala nila, panguli na yung panganay, sir. Kaya pala. Okay. Pwede bang anyanyahan mo sila, yung mga sumusuporta din sa'yo, Efren Reyes, yung mga skills, at ano mga ipapayo mo ngayon sa kanila? Yung mga iba nag-iensayo ngayong pandemic, anong maipapayo mo sa kanila? Para gumaling pa sila lalo sa pagbabike. Bali, sir. Bali, sa mga ano dyan, mga nag-uumpisa pa lang na nagbabike, gustong pumasok sa Team Go for Gold. Bali, sinabi nga ni Coach Eds, sipag lang, disiplina sa sarili. Bali, yun lang naman ang ano, sekreto dun, magsipag lang, tsaka disiplina sa sarili. Yun lang ang ano dun, sekreto. Yung individual training ba na binibigay si ni coach ay sinusunod mo at hinihigitan mo pa? Oh sir, continuous naman yun sir kung ano yung ano training pero, plan yun ang ano sir gagawin. So Efren Reyes Jr., wala ka bang babatiin sa iyong mga kaibigan dito sa Dagupan? Unang-una kay ano sir, kay Engineer Dolopo Dion na siya palaging sumusuporta sa akin. Naging tatay-tatayan ko na rin siya sir. Bale, babatiin ko rin sila, ano sir, sila sa Team Go for Gold, sila Sir Jeremy. Maraming salamat sir sa tiwalang binigay niyo sa akin na nakapasok sa team. At kila Coach Edge po, maraming salamat sa turo niyo, sa tiwala niyo sa akin na pinagkaloob. Kay Kapitan po namin, kay Kuya Ronel Walda, salamat po sa mga turo kaya. Sa mga ka-teammate ko po na palaging nandyan. Na tumutugon sa mga ano sa mga hindi ko alam na tinuturo nila sir. So once again, Efren Reyes Jr., Go for Gold all-rounder. This is Dwayne Badwa for Dwayne Entertainment. Hey,